everyone, this is Ian from the Reaper Rocker and welcome dito sa Reapers Goes To. As we go on with the celebration of History Month, nandito tayo ngayon sa Metropolitan Theater at gagawa tayo ng mini tour. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Ang Metropolitan Theater ay isang historic art deco na matatagpuan sa Plaza Loton sa Ermita, Manila. At isa to sa mga kilalang forefront ng art deco architectural style sa Pilipinas. Idinisenyo ng arkitekto na si Juan Arellano at ang Metropolitan Theater ay binuksan sa publiko noong December 10, 1931. At naging tanghalan to ng mga iba't ibang zarzuela at ng mga iba't ibang local shows noong panahon ng Amerikano. Noong ikalawang digmaang pandaigdigan, lubos na na-damage ang building na to, lalo na sa Battle of Manila. At ang natira dun sa building ay ang walls niya at ang bubungan ay nawala. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdigan, nagamit ang gusali nito sa iba't ibang commercial establishments at naging tirahan to ng mga informal sectors. During the time of Marcos administration, si First Lady Imelda Marcos ay nag-initiate ng public restoration ng Metropolitan Theater. At noong 1978, nag-allocate sila ng 30 million pesos para ma-restore ang building sa pamamagitan ng loan ng GSIS. At inayos ang gusali na to at binuksan noong December 1970. Mula 1979 hanggang 1986, ang Metropolitan Theater ay nag-i-stage ng 5 to 6 shows yearly. Ginamit din itong bilang venue ng show din ni Vilma Santos na variety show na Vilma. Noong 1996 ay muling nagsara ang Metropolitan Theater dahil sa conflict ng Manila City Government at GSIS. Noong 2010, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay muli niyang binuhay ang Metropolitan Theater. At ang Metropolitan Theater ay na-recognize as a National Cultural Treasure under ng National Cultural Heritage Act. Here we are at Metropolitan Theater. So, this was been built in 1930s ng arkitektong si Juan Arellano. Sa mga kilalang arkitekto sa Pilipinas at ang nagpasimuno rin na Art Deco. Isa to sa mga surviving structures noong World War II at noong 1970s i-renovate ito ni First Lady Imelda Marcos at magmula doon ay kapag naging tanghalan ito ng mga iba't ibang mga plays at mga iba't ibang shows. Noong 1996, sinara ulit ito. Noong 2010, inayos po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero di nagtagal, nagsara ulit ito. At noong 2015, kinuha ito ng National Culture Center of the Arts. And i-renovate nila itong building na ito. So, 2021, muli itong nagbuka sa public. Nagsimula ang restoration work noong February 17 at nagpatuloy ito hanggang 2019. At ang aim nila is to restore the building to its pre-war state na dinesign ni Juan Arellano. Noong December 10, 2021, ang Metropolitan Theater ay sinelebrate ang kanilang 90th anniversary with its formal reopening. At magmula noon, pinagtanghal na to ng mga iba't ibang shows ng under ng National Commission for Culture and the Arts. Pagpunta ko sa teatro ay
hindi ako nakapasok sa loob dahil may mga gawain sila. Tinignan na lang natin yung exterior ng building na to. Nakakamangha dahil nakita ko yung mga iba't ibang disenyo ng Art Deco sa building na to. At masasabi ko na katangi-tangi talaga. At bukod dun, ang ganda ng pagkaka-restore nila, malinis. At makikita mo yung mga original structures ng building. So, I'm giving a kudos sa NCCA sa pag-revive ng building na to. At talagang preserve nila yung cultural heritage ng bansa. So that was all for the video for today, and let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa Metropolitan Theater. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Reapers Goes To. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!